Ngunit nang makita niyang marami ang mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi." Diretsang sinabi ni San Juan Bautista ito sa mga Pariseo at Saduceo na lumalapit upang magpabinyag dahil ito ang totoong nangyayari, dahil ang mga lider na ito ng relihiyon ay hindi umaakay palapit sa Diyos. So this passage is certainly intense, but it is also very holy. It is holy because these brood of vipers needed to be chastised. They needed to be condemned and challenged. They needed to be humbled. And there's nothing more humbling than sincerely repenting of one's sins in a public way. Pansinin na hindi tuwirang pinaalis ni Juan ang mga pinuno. Sa halip, hinihiling niya sa kanila ang katibayan ng kanilang pagsisisi. Bakit? Dahil sa espiritual na pinsalang ginawa ng mga lalaking ito sa mga tao ng Israel, dahil sa kanilang pagmamataas sa sarili, pagpapaimbabaw, pagmamahal sa pampublikong parangal sa kanila, pagkondena sa iba at iba pa. Masyado nilang binaluktot ang pananampalataya, kung kaya't ang kabutihan ng kanilang kaluluwa ay nangangailangan ng pangmadla o hayagang pagsisisi. Kinakailangan na makita ng lahat na dumadaloy na ang magagandang bunga mula sa kanilang buhay bilang tanda na sila ay nagbago. Mahirap at masakit nilang tanggapin na gawin ito, subalit ito ang daan upang patungo sa kabanalan para sa kanila. Ganun din sa atin. Kung ikaw rin ay nahulog sa gawain o bitag ng mga karamihang Pariseo at Saduceo, ikaw rin ay lubos na makikinabang kung makitaan ka ng isang malinaw at kababahang loob na pagbabago sa buhay. Kung naging mapag-imbabaw ka, mayabang, may dila na nakakasakit at mapanghusga, at pinagyayabang mo ang iyong saloobin na mas banal ako kaysa sayo, ay malinaw na maaring kailanganin mo nga ang isang mapagpakumbaba at isang hayagang pagsisisi. Reflect today upon the Pharisees and Sadducees. Try to understand their sin and the reason John called them a brood of vipers. If you see any of their pride and self-righteousness within your own soul, then listen to this exhortation from John the Baptist as if it were spoken to you directly. Produce good fruit as evidence of your repentance. Do this and God will free you through the gift of true humility. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tinawag mo ang lahat ng tao sa pagsisisi o ng may katapatan at kababaang loob. Tulungan mo po akong makita ang aking kasalanan, mga kasalanan, at tuwirang harapin ito at isuko sa iyo upang mapalayo mo ako sa karumihang iyon at malagay mo ako sa mas matatag na landas tungo sa kabanalan. Hindi ko kayang magsisi at magbago, Panginoon. Kailangan kita. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.